Good day mga sir. May oil lang ngayon. Ford Fiesta. Yung complaint kasi ni customer nito, para daw siya nangangabayo. Parang wala daw shock yung sasakyan niya. Matagtag masyado. Sakit daw sa katawan. So ngayon, chinek up namin. Ano nga namin, na-confirm ko na yung shock nito, sira na, bagsak na. Wala siyang leak, pero bagsak na talaga. So ngayon mga sir, kakalasin ko yung shock niya para ma-confirm ko ng 100% talaga na sira talaga siya. Kakalasin ko muna mga sir, tapos pakita ko sa inyo yung difference ng bago saka nung natanggalin natin dito na luma. Tanggalin ko muna mga sir yung shock niya. Ayun mga sir yung shock niya. Kakalasin ko lang yung shock niya. Yung shock absorber. Lagyan ko lang ng itong special tools para dito sa shock niya mismo. Ipitan lang natin. Tapos, ito. Umikit na ito. Or lumuwag na. Pwede na lang kalasin yung bolt dito, mga sir. Tanggalin natin yung bolt. Ito yung bolt, 18mm. Tapos itong shock mount niya, ihiwalay natin to. So ibabalik din natin yan. Sugutin na natin yung shock niya. Ito, buo. Ito yung shock niya mga sir. Shock absorber niya. Walang leak to. Tingnan niyo, walang basa. Tingnan ko kung babalik to pag pinrest ko pababa. Pag bumalik to, ibig sabihin good. Pero kung di na bumalik, sira na to mga sir. Sumasagad na. Yan o. Ni-stack up na siya mga sir. Hindi na umangat. Dapat umangat to. Kaya yung customer sabi niya, para daw walang shock. Ibig sabihin, sagad na to. Wala nang play. Kaya, ang tag-tag daw para daw siya nangangabay mga sir. So, pakita ko sa inyo, mga sir, itong bago niya, EYB. Ito. Yung difference niyan, yung price ka ito pababa. Yan. Yan yung bilis bumalik. Yan o. Yan maganda. Ito, sira talaga. Kaya minsan, sinasabi ng customer na hindi pa sira yan. Gawa ng wala pang leak. Pero based doon kasi sa experience din namin, mas maganda pa tanggalin nyo na lang. Papakita nyo sa customer na ito talaga sira. Kahit walang leak yan, sira. Gawa ng stock up siya. Yan mga sir. Papalitan natin siya. Hindi kasi siya makapaniwala. 3 years pa lang daw to. Wala naman daw leak, bakit papalitan? So, pakita natin sa customer na ganito yung naging problema. Mistake up na siya. Kumbaga, ito lang yung naglalaro. Sobrang lambot. Ito yung spring na lang. Kaya, yun mga sir. Tignan nyo, hindi bumabalik. Papalitan natin siya.
para mawala yung sinasabi niya na nga ba yun, mga sir. Yan, mga may napakabit ko na lang ito, mga sir. Pakita ko muna din sa customer. Ito na, mga sir, yung bagong shock niya. Pinalitan na natin. I-roll test na lang natin ito. Kung mawawala na yung matagtag. Ito yung luma. Yung dalawa. Pinalitan natin siya ng sabay, mga sir. Ayan. Ayan. Ayan, mga sir. Tapos, road test na natin siya, mga sir. Gabito lang yung gulong. Tapos, road test na po natin. Ayan, mga sir. Nakakabitan natin siya. Bago na to. Sige ba, matras po. Since